Kasi ganun nga ha, kung may pagki-care sa'yo yung partner mong lalaki is gagawin niya na lang yung lahat-lahat ng kagustuhan mo kasi may pag-alala siya sa'yo sa nararamdaman mo. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. Ayan ha, so nandito na naman tayo para dagdagan ko ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito. Isang, paano malaman na may care sa'yo ang ka-LDR mo? Yes? So ito mga utol ha, isisiwalat ko sa inyo kung paano nyo rin talaga malalaman na may pagki-care o may pag-alala sa inyo yung mga ka-LDR ninyo. Lalong-lalo na na sa social media mo lang nakilala or lalong-lalo na na matagal na kayong magkalayo, which is yung isa sa inyo ay pumunta ng ibang bansa, so ganun nga LDR utol. So ito ha, para malaman nyo rin talaga kung may pagki-care pa yung mga partner ninyo sa inyo. Okay, so ito, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una is nag-a-update. Yes, so ito mga utol ha, napaka-importante nito. And then syempre, napaka-obvious naman na kapag nag-a-update yung mga partner ninyo, isa lang ibig sabihin yan, may pagki-care. Ha, yung tipo na kung saan man siya naroroon is ina-update ka talaga na babe, nandito na kami, and then magkukuha pa yan ng selfie picture. Yes, ganun dapat na para ikaw mismo ay hindi na mag-alala kung saan man siya. Kasi ito mga utol, kapag hindi nag-a-update, ha, walang pakialam sa'yo, isa lang ibig sabihin yan, hindi lang din yan seryoso sa'yo. Okay? So yun. And then ito, yung pangalawa natin is kinakamusta ka. Yes, isa rin ito ha, na very important. Na kapag kinakamusta ka ng mga partner ninyo, lalong-lalo na nasa malayo siyang lugar, is may pag-alala pa ito sa'yo. Ha, na kinakamusta ka talaga na, "Uy babe, kamusta ka na dyan? Pasensya na, nagka-busy kami. Ganito ganyan, nakakain ka na ba? Ano nang ginagawa mo dyan?" So kapag ganito utol ha, ito lang din talaga yung tunay ha, na partner na may pag-care sa'yo. Pero kapag hindi ka talaga kinakamusta, na kung kailan ka lang i-message, kung kailan ka lang i-reach out, naku po, ha, ito yung mga tao na maluloko or may tinatago sa'yo. Okay? So yun. And then ito, yung pangatlo natin is nag-video call. Yes, isa rin ito mga utol ha, na napaka-importante din, which is matagal ko nang sinasabi na kapag nag-video call yung mga partner ninyo, isa lang ibig sabihin yan, wala yung tinatago o may pag-care rin talaga sa'yo. Kasi karamihan na yung mga manluloko na walang pakialam sa'yo is hindi talaga ito magbi-video call. Lalong-lalo na tinatago niya ang kanyang anyo. Ha, o may iniingatan siya or di kaya baka may kinakasama ito. So ito mga utol, kapag palagi na lang kayo sa chat, yes, or di kaya kahit voice call, ha, pero kapag video call utol na parang marami siyang dinadahilan, pasensya na, ganito ganyan, naku utol, may kinakasama talaga yan. So kapag ganun, iwasan nyo na or di kaya ibasura nyo na. Okay? So yun. And then ito pa, yung pang-apat natin is hindi nawawala sa routine. Yes, ito yung tipo na may pag-alala talaga sa'yo. Ha, kapag yung partner mong lalaki ay hindi nawawala sa routine. Hanap kung ano yung kinakaugalian ninyo sa araw-araw. Sa umaga, pag-good morning. Yes, and then sabay kayong mag-almusal. Or di kaya binibidyo call ka. Ha, habang kung ano yung ginagawa niya, nandiyan ka, nakikita mo siya, yes, naliligo, yes, ganito ganyan, nagbibihis. So, ito talaga yung tipo na seryoso at saka may pagki-care sa'yo. So, ito nga utol ha, kapag mawala siya sa routine, ha, na parang paiba-iba yung kilos niya sa araw-araw, ito yung mga tao talaga na may tinatago o walang pag-alala sa'yo. Kasi hindi ka malang niya iniisip, ha, kung baka mag-alala ka, kasi biglang umiba yung routine o yung kilos niya. Kasi kung mahal ka talaga ng lalaki utol is, hinding-hindi ka nito bibigyan ng pag-alala. Ha? So yun, tandaan nyo yan. And then ito pa, yung panglima natin is hindi pa iwas. Yes, ito rin yung mga tipo talaga na may pagkikir sa'yo kapag yung partner mong lalaki is hindi pa iwas. So ano ba yung ibig sabihin natin dito? Ito mga utol ha, ang ibig kong sabihin dito na kapag yung partner mo is yung tipo na, "Babe, pasensya na kasi ganito, may gagawin pa ako." O sige na babe, aalis pa kami, tinatawagan na ako ng boss ko, nagmamadali na eh. Or babe, pasensya na, matutulog na ako, maaga pa kasi kami bukas. Yun yung mga tipo na paiwas. So yung mga gawain na ito utol na kapag palaging paiwas yung mga partner ninyo, ito yung tipo talaga na walang pag-care sa'yo or hindi talaga seryoso. Ha, pero kapag wala or hindi niya ito ginagawa, na palagi namang nag-a-update, kinakausap ka, naglalaan talaga ng oras para sa'yo.
So ito talaga yung tipo na may pag-care sa iyo. Ha? So yun. And then ito pa. Yung panglima natin is change status sa social media. Yes. Dito mo rin talaga malalaman na may pag-care yung partner mo sa iyo. Ha? Kasi itong mga utol, kapag sinabihan mo yung partner mo na, "Babe, pwede bang mag-change status ka?" And then halimbawa, tinag niya yung pangalan mo sa social media, which is in a relationship with, and then yung pangalan mo. So ito yung mga tipo talaga na may pagki-care sa iyo, which is may respeto. Yes, na parang hindi ka binibigyan ng pasakit. Kasi ito mga utol, kapag ikaw mismo na partner niyang babae na nagsabi na, "Babe, pwede ka bang magpalit ng status mo sa social media?" Kapag marami pang dinadahilan yung partner mo, ha, sigurado isang may tinatago yan o wala talagang pag-alala sa iyo. Kasi 'di ba, mabibigyan kanya ng pasakit utol. Hindi ka man lang niya inaalala na kapag hindi niya nagawa is masasaktan ka lang din talaga. Kasi ganun nga ha, kung may pagki-care sa iyo yung partner mong lalaki is gagawin niya na lang yung lahat-lahat ng kagustuhan mo kasi may pag-alala siya sa iyo sa nararamdaman mo. Okay? So yun, and then ito pa. Yung pang-pito natin is nag-i-invest. Yes, dito mo lang din talaga malalaman kung may pagki-care sa iyo yung partner mong lalaki kapag nag-i-invest siya. Ano bang ibig sabihin natin dito? Ito mga utol, kapag nagbibigay siya ng pera, yes, pinapadalan ka, nagbibigay siya ng mga sorpresa o regalo. So kasi ito mga utol, kung may pagki-care sa iyo yung partner mo na yung tipo talaga na seryoso, ito nga isang mag-i-invest or magpapalabas talaga ng pera galing sa pawis niya. Ha? So ganun nga, kapag hindi siya nagpapalabas ng pera, alam na this, na parang hindi talaga nag-e-invest, yun yung mga tipo na hindi seryoso. So kapag hindi seryoso, walang pag-alala yan sa'yo utol. Okay? So yun. And then ito yung pinakahuli natin, yung napaka-importante din, may oras para sa'yo. Yes, ito mga utol ha, kapag may pagkikare talaga sa'yo yung partner mo is maglalaan talaga ito ng oras para sa'yo. Ha? Kasi unang-una sa lahat, ikaw ang inaalala niya eh. Yes, ikaw yung iniisip niya na para hindi ka mag-alala rin. Ha? Para hindi ka rin magpanay-duda, para hindi ka rin talaga mag- or para hindi ka niya mabigyan ng palaisipan. So, ito yung mga tipo na seryoso at saka may pag-alala at saka may pagkikare nga rin talaga sa'yo. Nirerespeto niya yung nararamdaman mo. Hindi yung binabaliwala ka lang, hindi yung bahala na, hayaan mo nga siya. So, kapag ganun utol, ito yun din yung mga tipo na lalaki na hindi rin dapat siniseryoso or dapat mo nang ibasura. Ha? So ganun nga kapag naglalaan ng oras na parang ramdam mo naman ha, na nandyan siya palagi sa'yo, hindi ka iniiwan, hindi siya palaging paiwas. Kinakausap ka, yes, kung nandyan ka hindi siya umiiwas talaga na, "Babe, sige na, babay na kasi may gagawin pa ako." Walang ganun utol. Ha? So lagi niyong tandaan. And then ito pa mga utol, yung napaka-importante sa lahat. Kapag kasi nagbibigay ng dahilan yung mga partner ninyo, ito din yung tipo na walang pag-alala at saka pagki-care sa inyo. Kasi una sa lahat, walang magiging dahilan kung sa umpisa pa lang is nagpapaalam at saka nag-a-update yung partner mo sa iyo. 'Di ba? So kaya nga ito may dahilan sa badang huli kasi hindi siya nagpaalam, walang update, and then dinadahilan niya na lang kung ano-ano. Kasi ito mga utol, yung mga dahilan na 'yan ay posible lang din na hindi totoo. Ha, kasi yun nga, gagawa siya ng dahilan para ikaw mismo ay maniwala. So ganun nga utol, kailangan is maging wise rin kayo. Lalong-lalo na sa mga partner ninyong nasa malayo. So yun na, kailangan is marunong lang din talaga kayong mapagmatsyag. Okay? So yun na mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Ayan ha, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!